So, what's up mga ka-rider? Once again, welcome to our channel Motovlog Hyperion Rider. So, yan mga ka-rider, gaya na nga ipinangako natin our last video upload, we will focus on defensive safety driving sa ating mga topics. So, yun nga magiging title natin ng ating topic ngayon is how to ride a motorcycle defensively to prevent accidents. So, yun lang yun. Magka-rider, samahan niya ako at pag-usapan natin ito. Pasok intro. So, yan mga ka-rider. So, tuloy tayo sa ating topic. Sometimes the best way to break a bad habit is to avoid forming it in the first place. This can be especially true for new motorcyclists who require an extra degree of care and vigilance when first heading out on the open road. Whether by choosing the right apparel, inspecting your bike for mechanical issues, or closely adhering to driving laws, you need a wide range of know-how to ensure your safety and the safety of the drivers around you. Here are 7, actually make it 9 tips for motorcyclists looking to develop good defensive driving habits from day 1. Okay. So number 1, maintain your machine properly. Make sure that you have enough gas to reach your destination. Avoid switching to reserve in the busiest of city traffic. Ensure that your tires are properly inflated and your brakes, engine chain belts, suspension, lights and oil goods are checked. So yan mga ka-rider, una-una yan, dapat well checked, well maintained ang ating makina para sa magandang performance ng ating motor. So number 2, wear proper clothing and equipment. Goggles or glasses, boots, motorcycle gloves, jeans or leather pants, and leather or denim jackets will protect your bare skin from coming into direct contact with the pavement in the event of a crash. So, pinakamaganda pa rin talaga mga ka-rider, ina-undress natin na magsuot tayo ng proper clothing at ng ating mga riding gears when riding our motorcycle. Actually, it's a matter of discipline kasi be it near or a short or a long ride, dapat talaga naka proper riding gear tayo sa suot natin, akma talaga sa riding, kasi in the event hindi naman natin inaasam na madiskrasya tayo, pero malaki po ang may tutulong ng tamang kausutan na pagsusuot ng riding gear na makabawas sa injury na ating matatamo kung tayo ay ma-involve sa isang accident mga ka-rider. So number 3, ride with confidence and assertiveness but not aggressiveness or timidness. So dito po nga paasok yung yung kakayahan sa pagmamaneo. Kasi kung alam mo sa sarili mo na kaya mo na talaga magmaneo at ikaw ay sumampa na sa main highway o along the highways, dapat ikaw ay mayroong confidence sa iyong sarili sa iyong pagmamaneo. Kasi yan, isa yan sa magbibigay sa iyo ng mga tamang pagpapasya o decisions when it comes to facing kung ano ang makakaharap mo sa iyong pagmamaneo sa mga highways. So, panatilihin ang pagiging mahinaon at hindi yung pagiging agresibo na siyang madalas na nangdudulot sa atin ng disgrasya mga ka-rider. We are promoting defensive driving, kaya ito po yung sinasabi natin mga ka-rider. So, pangapat, be seen, be heard. Lights on daytime and horn beeping in any sign of danger is very important to help others see you. As the angle of view in cars and bigger vehicles not good for smaller targets like motorcycles and bikes. Sa kalsada kasi mga ka-rider, sadya pang napakaliit natin kumpara sa ibang mga sasakyan ng mga nakakasabayan natin. Kaya kung ano man pong magagamit natin to be seen, to be heard, eh gamitin na po natin in our advantage. Katulad nga ng ating busina, bumusina po tayo. Huwag tayo mag-anticipate na tayo ay nakikita ng ating
mga kasamahan sa kalsada o ng ibang driver sa kalsada. Huwag tayong mag-anticipate na at all times sa tayo ay napapansin nila. Lumuha tayo ng tamang ingay. Hindi naman yung ingay na ingay. I mean, alam mo, bumusina ka para maalaman ang nasa mga kalapit mo na ay nandiyan ka, na you are there. Pero hindi naman sa mga gamit natin, katulad ng mga ilaw, dapat tayo ay visible sa kanila, mga driver. So, number 5, turns and curves. In the single vehicle accident, motorcycle rider's error was present as the accident precedes taking factor in about 2/3 of the case. So karamihan talaga mga ka-rider na nangyari yung mga single vehicle accidents, meaning yung mga riders, motorcycle rider, ay doon nga nangyari sa error na nakakamit o nagagawa ng isang motorcycle rider sa curbs. Kasi ay, alam naman natin dyan pagdating sa curbs na yan, ayan yung blocking banking. So hindi naman tayo kiltoy or minamasama natin yung pagbabanking-banking. Pero mga rider, kung hindi pa naman po tayo pro, hindi naman tayo talaga sana mag-banking, iwasan na po natin mag-banking-banking na yan. Mag-ride tayo ng maayos at ayon lamang sa ating kakayahan. Kung gusto naman natin mag-banking-banking, doon po tayo sa racetrack area para doon po talaga yung banking-banking na yan at hindi po sa kakalsadahan, sa public na kalsada na ka-rider. So number 6, to prevent accidents at intersections, use cars as shields at passing through stoplights alongside cars and other vehicles, especially if you are able to shield yourself or the other traffic is in the left lane, barring another car from turning left in front of you. Ayan mga ka-rider. Sa intersection kasi mga ka-rider, madalas dyan huminto yung mga sasakyan na usually na mas malalaki sa atin. Imbis na tayo yung kasi karamihan kasi ng mga ka-rider natin na galit talaga eh, pumarada talaga doon sa pinakaharap ng interception, diba? So well, discarte nila yan, but kung pag-uusapan ng safety eh mas nakabubuti eh, na gamitin natin yung mas malalaking sasakyan o narabatid, I mean, ba't hindi natin sila gawin shield, ba't tayo sa kabila gawin natin silang panangga imbis na tayo yung mismong nasa harap nila. Kasi yung the event na meron talagang humahagibis dyan na mga tinatawag natin na nagbe-beat the light, beat the red light, eh di yung mas malaki ang tatama at hindi po tayo. Hindi naman po talaga kailangan tayo yung nasa unahan. Let us use it to our advantage mga ka-rider. Okay. So number 7, watch out for that invisible bubble in traffic. Yan. Kadalasan kasi dito sa atin, mga ka-rider, nagiging madalas na natin nakikita na tayo nakikipagsiksikan. So mga ka-rider, hanggat maaari po, kapag tayo po ay nakamotor, gaya nga nasabi natin, napakalate po natin, there are a lot of instances na hindi po tayo napapansin ng mga driver ang mas malalaking sasakyan. Kaya iwasan po natin na nandun tayo nakikipagkumpulan kung makakahanap tayo ng mas maluwag, malayo sa kumpulan, doon po tayo mga ka-rider para mas safe po tayo. Number 8, stay in the safest lane. When riding on a multi-lane divided interstate highways, the safest lane is to ride is the far left lane. The far right lane is subject to vehicle constantly merging on the highway and other vehicles exiting. So, ibig sabihin ito mga ka-rider, kung nasa highway tayo na mayroong maraming lanes, hanggat maaari doon po tayo sa pinaka-left na lane, kasi yun po talaga sa maniwala kay Sandy, yun po talaga ang pinaka-safe lane, unless of course kung mag-exit na tayo sa highway, dito tayo gagawa tayo ng paraan na makagilid sa kanan. Pero kung hindi naman po, kung tayo ay ongoing pa, doon po tayo manatili, doon tayo hanggat maaari sa pinaka-kaliwang lane, kasi doon po talaga pinaka-safe mga ka-rider.
of course, if you are exiting, yun nga sabi natin. At yun ang panahon na pupunta tayo sa pinakakanan. Kasi kung mapapansin nyo mga karider, di ba? Sa kanan kasi, kaya nga dini-discourage natin pag mag-overtake tayo, always din overtake tayo sa kaliwa, sa driver side ng nasa unahan natin na sasakyan, hindi po sa kanan. Kasi sa kanan, dyan nag-merge yung mga sasakyan, dyan yung tatabi, dyan yung mga public transport na magbababa ng pasereho, pasahero, dyan yung sa gilid ng right side sa may bangkita, nandyan yung mga pedestrian na nag-aabang ng sasakyan. So, napaka-phone po sa disgrasya pag nandito po talaga sa kanan tayo magbibiyahe. Kaya ang pinaka-safe po natin kung hindi rin lang naman tayo mag-exit sa highway ay dito po sa pinaka-leftmost lane mga rider. So, number 9, the last but not the least. When riding with other motorcycles, avoid lane sharing, mga ka-rider. So, itong lane sharing, yung tatakbo tayo na dalawang motor sa iisang lane. Kasi, alam nyo mga kalsada naman natin, naka-design yung mga ka-rider sa isang kotse or isang vehicle na yung malaki, syempre, di ba? Kaya tayo bilang mga motorsiklo na gagawa natin tumakbo na dalawahan yung man lane. Di ba pang magra-ride tayo, mayroon tayong two columns na ginagawa. Pero yun nga, ang isa sa napapansin ko, minsan kasi pang two columns yung motorcycles, eh magkatapat. Hindi po dapat talaga magka-alternate para yung distance natin sa harapan eh mayroong magandang distance at hindi tayo makipot na makipot para meron pa tayong panahon para mag-counter maneuver kung sakaling biglang huminto yung nasa unahan natin. Okay, so yan mga ka-rider ang ating makabuluhang usapan, defensive driving. Sana may natutunan tayo mga ka-rider. Kung meron kayong mga bagay na i-comment nyo lang sa ating comment section mga ka-rider. Maraming salamat sa inyong panonood at sana meron tayong naibahagi sa inyong magandang kalaman para sa ating safety mga ka-rider. Ride safe always and with this, God bless and sayonara mga ka-riders.